So yun mga paps and maps, ayan, paakyat ako. So paakyat kami ni Master mga paps and maps, ayan. At welcome, welcome, welcome sa palibagong vlog na naman kung saan nandito pa rin po tayo sabay Marinduque. Ayan, so sa mga hindi nakapanood ng ating vlog patungkol po dun sa Moriones Festival nila, ilalagay natin ang link. At ngayon, kung bakit po tinawag na Heart of Philippines o Heart of the Philippines ang Marinduque, eh ating aalamin sa vlog na ito. Kung inyong nakikita, hinihingal na ako. Ayan. So tayo po ay paakyat. Ayan. Kung hindi ako nagkakamali ay 480 plus step ito. Around 220 meters kung susukatin. Okay? Tapos kung inyo pong makikita, meron pong mga ganyan. Parang Station of the Cross po. So again, welcome, welcome sa channel ni Kojak Lacochero, kung saan sa bidyong ito nga mga paps and maps ay aalamin natin kung bakit tinawag na Heart of the Philippines ang Marinduque. Yan, so stay tuned kayo dyan ha. Magte-trek muna tayo. Samahan nyo kami ngayon. Ayun, at umakyat pa nga rin kami at ayan si Master Gio. O di ba, mahal na mahal niya ang ating Presidente Bongbong Marcos. Ayos ba yan? Yan. Okay, mga paps and maps. O di ba, ang ganda no? Yun. So ganoon na po kataas yung ating naakyat. Again, nandito pa rin po tayo sa Marinduque, kung saan aalamin nga natin kung bakit yun o, tinaguri ang Heart of the Philippines ang Marinduque. Yan, di ba? O, basta, mamaya, pagdating natin sa tuktok, inyong malalaman kung bakit nga tinawag na ganun. At ang puso ko nga ay ano ba, hinihingal-hingal na. O, di ba? O, di ba? Vape pa more. Bisyo pa more. Eka nga nila. Yahoo! O so yun na nga mga paps and maps. Tayo nga po ay nakarating na dito sa taas kung saan andito po ang Station of Balanacan o Datum Origin of the Luzon Datum of 1991. Brief history mga paps and maps na dito itinatag ang coordinates na ito. Sa latitude ay merong 13 degrees 33 minutes at 41 seconds north. At ang longitude niya ay 121 degrees 52 seconds 52 minutes and 3 seconds east. At ang nagtatag na ito ay si Clark Spheroid noong 1866 ni Owen Ferguson, United States Coast and Geodetic Survey, na pangunahing geodetic station para sa triangulation network ng Pilipinas. Ibig sabihin, ito ang parang reference ng buong coordinates. Ito ay noong 1906 mga paps and maps, at itinlagang datum ng origin ng Luzon na itinatag ni E.R. Frisbee sa pamamagitan ng batong pamuhon. Asan yon? Ayan yon mga paps and maps. Balik tayo rito. Yan. Okay na? Diba? Bilang mismong punto ng orihen noong 1911 na naging batayan ng mga sumusunod na kwenta ng eksaktong latitude at longitude o coordinates kung tawagin sa mapa ng mga posisyon ng lahat ng panig ng Pilipinas. Ibig sabihin buong Pilipinas mga paps and maps, at angkop ang datong ito ng United States Coast and Geodetic Survey ng 1911.
ng Bureau of Coast and Geodetic Survey ng Pilipinas noong 1950 at ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA noong 1987 at patuloy na nagsisilbing datum origin sa kabila ng pagtaas ng antas ng Philippine Reference System of 1992. Tanong, bakit tumataas ang longitude and latitude o mga coordinates? Kasi nga patuloy na dumadami ang nadidiscovering lugar. So nagkakaroon ng bayan doon, barangay. Kaya po dumadami yung coordinates. Again, ito po yung naging reference o yung mohon, mga paps and maps. So kaya po tinawag na ano, na Heart of the Philippines ang Marinduque dahil po ito po ang nagsilbing sentro noong time na gumagawa po ng coordinates ang ating bansang Pilipinas. Ayan mga Paps and Maps, I hope na enjoy po ninyo ang ating mabilis na pagbablog at pagpasyal sa Luzon Datum. O diba, o diba, o diba, ang ganda ng view. Hanggang sa muling lakwatsa.